Nawawala naman yun. Baka. Okay mga bossing, ngayon at ito na naman po tayo sa panibagong video. So welcome back po ulit sa ating channel. So for today's video mga bossing, ngayon kung nakita nyo naman yung ating unit ay napakaingay. Ang sabi nung unang pinagpa-check up ni bossing ay baba daw yung makina. So marami daw papunta kasi papalitan din daw ng timing chain at ng kasi maingay, makalaste. So dito sa ana findings natin, so kung makikita naman natin yung ating timing chain, so hindi pa naman siya ganun kahaba, hindi pa siya ganun kalundo para mag-create ng ingay. Ito yung nakita natin na maaaring problema ng unit na ito. Kung mapapansin nyo, ito ay pang CT100. So walang problema kung ang tensioner pang CT100 kasi marami na rin naman tayong nakabitan ng ganyan. Kaso ang problema, ito yung problema, yung tensioner ay malambot na yung spring. Hindi na siya tumutulak, mahina na yung pressure ng spring para tumulak doon sa timing chain. So ang gagawin natin mga bossing, buti na lang at naitago ng customer yung kanyang standard na tensioner. Ang gagawin natin, yun na yung ating ikakabit. Kung mapapansin nyo, itong ating tensioner na inire-reset ay may dugtong na kaunti doon sa may bandang duluhan. Nilagyan namin na yan na ng tingga, yung pinakadulo, pinakapitan namin ng tingga para may ilag natin yung pinaka-roller doon sa pinaka-pinagtatamaan sa gitna. Ayan. Tapos, kailangan ay malinis yung ating roller. Linisin natin ng gas. Tapos, lalagyan natin ng langis para yung makadumi doon sa gilid ng roller na bulitas ay mawala yung mga dumi para hindi siya mag-stack up at siya ay makapaglaro kapag kinakailangan tumulak na ng tensioner kapag lumuluwag na yung timing chain. Okay, so dito sa part na to, ganyan yung ginagawa natin. Kaso nga lang itong nakakabit sa kanyang tensioner, tinanggal natin yan kasi pinalta natin ang standard. Kasi yung nakakabit sa kanya, hindi standard, possible na yan ay tumagas sa ibabaw. Ang ginawa natin, ayan, pinalta natin ang standard. Meron naman tayo dito mga pinaglumaan. Kasi may unang-una meron yung washer. At eksaktong-eksakto lang yan kapag hinihigpitan. So, ito na yung ating nai-reset na tensioner. Ayan, kung makikita nyo yung dulong parte ng ating tensioner, meron siyang dugtong na tingga. So, tingga yung ginagamit namin kasi hindi siya bumibitaw kahit anong init na ng makina. Matagal na namin ginagawa at wala pa namang nagiging problema na bumitaw yung tingga sa may bandang duluhan ng ating tensioner. So, isa pa natin ginawa dito, kung mapapansin nyo kasi yung kaninang andar, so, maingay din at saka wala sa timing. So, ang ginawa natin dito at tune up na rin, hindi ko na lang nabidyahin yung tune up. So, dito tayo nag-focus sa problema talaga na kung ano ba talaga yung damage na part ng unit. At ayun nga, yung pinakita ko sa inyo, itong damage sa part ay yung kanyang tensioner. So, walang problema kung gagamit tayo ng tensioner na CT100. So, gamit na lang kayo ng original. Yun nga lang, syempre may lifespan yun. Hindi naman na pang matagalan talaga. Kasi nga, matigas yung ano nung chain ng ating barako. Compare natin sa CT100. Okay, so ayan, kung mapapansin nyo, luwag pa siya. Then saka natin niluluwagan yung pinaka tornillo lock para mag-release yung ating tensioner. So isa pa rin ang ginagawa ko doon, medyo hinihila-hila ko ng konti yung kanyang spring bago natin nakabit. Kung nakita nyo kanina, yung iba ang ginagawa, pinapalta ng spring yung matitigas. So hindi ko siya ma-advise kasi ang nangyayari, humuhuni naman yung unit. Sa sobrang tigas ng tensioner, sa sobrang ganit ng tulak, ang nagiging problema, sobrang ganit na ng ikot ng timing chain. So, yun lang yung ginagawa natin. Hinihila lang natin ng bahagya para medyo magkaroon ng konting pressure pa yung kanyang tensioner para tumulak anytime na kailanganin na tumulak ng tensioner kasi naluwag na yung kanyang timing chain. So dito tatakloban na natin para malaman na natin kung nawala ba yung ingay.
At kung madali na rin siyang paanda rin. So hindi ko na na-videohan yung tune up at saka yung pagtatayin natin. So other video na lang natin mga bossing. Bukod natin yon. So dito lang tayo nag-focus sa tensioner. So testingin natin mga bossing, pakita ko sa inyo. Okay, so ayun mga bossing, at maraming salamat sa inyong panonood, at ayun nga, so napakalaki na natipid ni bossing, kasi kung doon niya nadala agad at pinatira niya na agad yung kanyang unit sa unang shop, nako yari, napakalaking gastos. Okay, so ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video natin mga bossing, God bless.